Si Kerwin Espinosa ba haharap sa komite ninyo? Tungkol sa EJK? Isa pa yan. Alam mo, ako, sa totoo lang, siyempre, may mga ganong issue, gusto magsalita. I found out na tatakbo palang mayor. Yan. alam mo, sa totoo lang, minsan, sinasabi ko, may mga tatakbo dyan ng ganyan, parang magagamit naman yung ating quadcom. Teka lang ah, Kongdan ah. Event muna natin. Teka lang, Kongdan ah. Uh-huh. Kayo rin tatakbo eh. Well, we started this without us running pa. Ako, as a matter of fact, ako hindi naman ako talaga patakbo. Kumbaga, during that time, I really wanted to retire na rin. But unfortunately, I was, yun nga, medyo tatakbo na rin tayo nung last year pa. Mm-hmm. Wala pang quadcom. Mm-hmm. Tapos at the same time, you cannot blame us because we started this. Mm-hmm. Noong 2022, when I was appointed or I was elected as the chairman of Public Order and Safety, hindi naman namin alam na ganito na magduduktong-duktong yung mga iniimbestigahan namin eh. So it just happened na the speaker requested us na, sige, tingnan nyo, pagduktong-duktong ninyo, kung meron kayo ebidensya, tuloy nyo. Requested? Nung speaker. Request. Oo, nag-request sa amin eh, kasi nga nakita niya, kasi ako in-explain ko eh, sabi ko po, gagawin natin yung structure ng ano, ng PNP. Pag nire-structure natin to, ito yung mangyayari dyan. Kinukwento ko sa kanya, kasi si speaker, siyempre, hindi naman niya alam lahat yan eh. Mm-hmm. Kumbaga, mag-base din siya sa mga, ano niya, sa mga leaders sa house eh. Mm-hmm. So, kinukwento ko yung sa pangakapulisan. Tapos, si isa man nagkukwento tungkol sa mga drugs. Mm-hmm. Tapos, si Abante, kinukwento yun sa mga AJK. So, kami-kami rin yung umaatin sa mga hearing na yun. Mm-hmm. So, doon nabuo lahat yun. Sabi niya, ba't hindi kayo gumawa ng ano? Nag-request siya. Yun. Gusto niyo maggawa kayo. Mm-hmm. At ang nagsimula talaga nito ay si ano? Si SDS Gonzales. Si Dong, kasi issue niya yung pinag-uusapan na nakahuli ng 3.3 billion drugs sa kanyang area. Doon sa warehouse nung Chinese. Tama. Napag-aari niya yung lahat ng kalupaan doon samantalang siya ay Chinese. Doon nagsimula ang lahat. Pero last hearing na ba ito, Kong Dan? Or meron pa rin kayong mga gustong aspeto? Paano natin tatapusin? Unang-una, bukas kami EJK. Tapos yung Pogo, hanging pa. Bakit nakahangin yung Pogo? So, sino ang nag-issue ng mga 9G visa na walang alien employment permit na nanggaling sa Dole? Na-establish ko na yun eh. Mm-hmm. Na-establish ko na nung last hearing eh. Kaso, hindi namin natapos dahil 14 hours na kami nag-hearing. Napapagod na rin kami. Kaya nga sabi namin, i-hearing natin ng separate show para makita natin anong problema sa immigration. Correct. Bakit ang daming mga Chinese na nagkaroon ng Philippine passport using doon sa 9G visa. Mm-hmm. So, yun yung mga dapat i-resolve natin. At basically, ang maayos natin doon, yung batas. Correct. Kasalukuyan natin na failure tayo pagdating sa area niyo. So, ilang pang hearing kaya sa tingin mo, Kongdan, ang kinakailangan? Sa totoo lang, ako, I think, magra-wrap up na rin kami niyan kasi marami na sa mga kasamahan natin ang hindi na rin makaka-attend yan, for sure. After nitong December. Kasi pag December kampanya break na. Yan, tapos mag-start na yung national campaign by February. Yes. And then, basically, dapat magkaroon na kami ng final doon sa aming recommendation, committee report, and then, ako, ang ano ko nga dito, ang idea ko eh. Kasi naging maganda naman yung outcome ng Quadcom. Yes. Siguro, pagdating ng susunod ng 20th Congress, ma-establish or institutionalize na nila. Kasi napapadali eh. Napapadali yung naman. Tulungan ng pag ng, may joint ng, panel. Legislative saka executive na ito nagiging basis nila for easily filing the cases against these people. Okay. Mm. Okay. Kong Dan, ako, sabi ko nga kanina, may 7 minuto lang kaming nalalabi para tapos sa'yo. Ang bilis. Nagamit. Nasulit natin. 7 minuto. Pero sige, good luck. Po. Good luck po bukas. Thank you. Ingat. Salamat po. Si Representative Dan Fernandez po, ang chairperson po ng House Committee on Public Order and Safety. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.